Patuloy sa paghimok si Governor Aurelio Umali sa mga alkalde ng mga local government units sa lalawigan ng Nueva Ecija na gamitin ang kanilang mga quarantine facilities upang maiwasan ang hawaan at lalong pagtaas ng kaso ng COVID-19. Sana po ay make use of the quarantine facility because it will really help curb and arrest the rise of COVID-19 in our locality. Sa ulat ng Nueva Ecija Interagency Task Force sa pamumuno ni Governor Oyi, sa usapang malasakit sa lipunan noong September 7, 2021, base sa talaan ng DOHNE, ang mga bayan ng Quezon sa District 1, Caranglan, Lupao, Saint City of Muñoz at Talugtug sa District 2 ang may magandang record pagdating sa paggamit ng kanilang mga inilaang quarantine facilities. Ayon sa gobernador, kung nagawa ng apat na bayan at isang lungsod na ma-maximize ang kanilang mga isolation facilities, ay tiyak na magagawa rin ito ng iba pang LGUs sa probinsya. Base sa listahan ng top 10 LGUs na may pinakamataas na aktibong kaso ng COVID-19 na kinabibilangan ng Cabanatuan City, Talavera, Gapan, San Jose City, Gimba, Zaragoza, Santa Rosa, General Natividad, General Tino at Rizal, aabot sa 1,187 ang mga naka-home quarantine, habang 44 lamang ang mga nasa quarantine facility as of September 6, 2021. Sa kaparehong petsa, out of 2,181 active cases sa buong lalawigan, nasa 205 lamang ang nasa quarantine facility, 359 ang naka-admit sa ospital, at 1,617 naman ang naka-home quarantine. Sinabi ni Gov. Oyi na bumaba man ang bilang ng mga aktibong kaso noong Martes ay hindi nangangahulugan na wala nang nahahawa. Bunsod anya ito ng hindi pa lumalabas na mga resulta ng RT-PCR test mula sa mga molecular laboratory dahil sa paglobo ng mga kaso, habang ang ilan naman sa mga natanggal sa listahan ng active cases ay nasawi. Mas bumaba po yung bilang. Hindi po ibig sabihin na bumaba yung COVID. Kasi po, hindi po nakaya ng ating mga laboratory yung pong result ng RT-PCR ay talaga pong nagkukulang na. So, marami pong pending at hindi po ito lumalabas. Kaya, sa loob po ng ilang araw, last Thursday, ngayon ay Martes, ay bumaba po yung bilang. Sa panayam kay Dra. Josefina Garcia, Chief ng Provincial Health Office, ay sinabi nitong isa sa pinakamagandang estratehiya ng probinsya sa pagtugon sa COVID-19, base na rin sa polisiya ng IATF, ay ang ihiwalay ang mga may sintomas, may exposure sa positive case at positibo sa antigen test mula sa kanilang mga kapamilya upang hindi na magkaroon ng hawaan sa loob ng tahanan. Yung mga may symptoms ay ihiwalay sa ibang miyembro ng pamilya para kung sakali at yun nga ay COVID, hindi na sila makapanghawa pa. Yung mga nasa subject to contact trace, no? Yung mga na-expose sa mga index positive, yan ay kailangang i-isolate para mapigil agad yung transmission kung sakali at meron man sila. Sa kasalukuyan ay may 6 ng pasyenteng dinala sa van quarantine facility ng pamahalang panlalawigan na nasa Barangay Ganaderia, Palayan City, kung saan may maayos at konbenyenteng kwarto, supply ng tubig at kuryente, may pagkain at doktor na tumitingin sa mga ito. Isa din kasi sa paalala ng punong lalawigan sa mga LGUs na gawing kaaya-aya ang mga isolation facilities sa kanya-kanya mga lugar upang hindi maramdaman ng mga pasyente na sila ay pinabayaan na lamang. Samantala, ayon kay Dra. Garcia, nakapagtalanan ng 19 na kaso ng Delta variant sa lalawigan, kung saan isa sa mga ito ang nasawi, habang ang iba ay nagpapagaling at naka-quarantine sa iba't ibang lugar. Ani Dra. Garcia, nagpositibo ang mga ito sa kanilang place of work outside Nueva Ecija. Ibig sabihin ay hindi mismo dito sa loob ng probinsya nila nakuha ang sakit, ngunit dahil Nueva Ecija ang kanilang inilagay na address, ay dito sila naisama sa bilang. Kasama si Jerome Tikya, Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.